Good day sa lahat ng mga manonood ngayon. At nandito na tayo uli ngayon sa Yokohama on December 26. Yan. Ngayon ho ay alas 4 pa lang ng hapon. And mapapansin nyo, medyo madilim na. So ganito ho dito sa Japan. Medyo mabilis gumabi ngayon. Mahaba ho ang gabi. Nakalabas tayo ngayon. Pinilit nating lumabas dahil kahit 2 degrees ang ating panahon ngayon. Okay? So para maipakita naman sa inyo ang itsura nitong labas ng sa isang side dito sa Yokohama. So, ang lamig ko ngayon, sobrang lamig, 2 degrees. Ito na ngayon siguro ang pwede kong masabing pinakamalamig na na-experience ko rito ngayon. Ngayong taon na ito. Kasi nung unang mga panahon din naman ako lumalabas ng ganito kalamig, but para lang may ma-document tayo, so ginagawa natin ito. Okay, so samahan niyo ako ngayon. Tingnan natin yung mga makikita natin dito, mga video ng mga tao, and then we'll enjoy the rest of this afternoon. All right. Paliwanag lang natin ang pakiramdam nito. Sa mga hindi pa po nakaka-experience nito, ang lamig na to. Ang 2 degrees po ay yung tipong siguro mga 5 minuto kayong nasa sa labas. Masakit na agad sa kamay. Masakit sa kamay. Tapos, namamanhid na. Na meron ka pang nakasuot kahit papaano. So how much more kung wala kang suot na protection sa kamay? Yun ho yung pakiramdam ng 2 degrees. And then syempre yung paghinga mo hirap kasi mababa yung oxygen pagka ganito. Syempre sa party natin, kasi pagka sa Pinas ka, di mo naman na-experience to. So, kahit malamig, gagawin mo para ma-experience mo. So, at the same time, ma-document natin, may kwento mo sa mga bata, may kwento mo sa mga anak mo, na yun yung pakiramdam. Na, hindi ko mapakita ngayon sa inyo eh, pero, medyas, naka-sapatos po tayo, naka-pantalon, and then nakapang winter jacket din. Pero talaga hong grabe. Sobrang lamig po talaga. Sobrang lamig. Ayan. So sinamantala natin kasi itong side na to. Padalang kasi tayo rito makapunta. So ito yung flower farm. Hindi ho ako pagod. Kaya ganyan ho yung paghinga. Nagkataon lang na talagang mahirap huminga pag ganito ang malamig talaga ang panahon. Okay, so diretso tayo na video ulit.
seeing now ay ang isang barko ho yan na immovable na po yan. Hindi na ho yan bumabiyahe. Parang ginawa na ho yung museum. Yan. Museum na ho yan. Museum na. So if ever you wanted to go inside, ayan dyan ho yun. Sa loob ng... Yung nakikita nyo yan, yan ho yung Gundam Factory. Oh, nakarating ako rito, oh. Wow, ayos. Si Gundam ay nandun doon sa medyo left side na mataas na building na punong-puno ng ilaw. Nandun ho si Gundam. So dito yung sakayan niya, dun sa mga bumabiyahe. Pag mag-Yokohama cross ka, kung kakain ka lang, ito yun, sakayan. And so narating na natin tong pinakang dulo, which is, ito pala ang pinakang dulo nitong sa park na to, ay itong Gundam Factory. Tingnan natin kung makakalapit pa rin tayo ng konti. Pero alam ko kasi pagpapasok sa loob, babayad ka na agad eh. Oh, eh wala tayong dalang yen. Wala tayong dalang pambayad eh. Oh, so yun. We have reached the end. So nasa Gundam Factory na tayo. And tingin ko kasunod nito babalik na ulit tayo ron. So ito ho si Gundam Factory. Siguro ba mga next time baka sakaling mapasok natin. Siguro susunod. Although maaga pa, siguro mga isang oras pa lang, wala pang isang oras tayo na sa labas. Kailangan na natin bumalik dahil hindi na ho kaya. Hindi na kaya ng kamay ko. Masakit na talaga. Masakit na. Pag nagsisilaway kami, makakwento lang. Pag nagsisilaway kami, sa sobrang lamig na rin ho, tinutugtog mo. Eh ngayon, swerte, at least wala. Pero, nanginginig na ho. So, kailangan ko nang bumalik. Kasi malamig na talaga. Iba na yung nararamdaman ko. Oo, yun na yun. So, andito tayo. Ayan. As you can see, ito yung pinakang port nila. Dun sa, yung pang dito-dito lang. Kung pag nagpo-post ako ng video, eh mostly yung pag nasa taas ng barko, yung nakikita niyo parang nag-iikot doon na maliit, yun na yun. So yun na yung sinasakyan. So ito na yung flower farm. Kailang madilim eh, hindi kasi makikita. So wala rin kwenta. Kaya ito na lang, ganito na lang. So, baliktad na lang natin para makita nyo. Yan. So, gawin natin habang nag-video tayo para kita nyo yung dadaanan hanggang sa makarating tayo siguro sa barko. Si Aska, eh, nandun. Tama ba yung tinuturo ko? Nandyan. Ayun na si Aska. So, hindi na kaya. Malamig na talaga. Sakit sa kamay. Tumutulo na yung sipon mo. Mga may alagang aso ngayon. Maganda oh. Yan, pag tumapa ka dyan, tumutunog. Ayoko. Ayan o si Aska na. Ayan, nandiyan na si Aska. Kala mo hindi malamig. Pero ubod ng lamig. Grabe. Alam niya, pakaramdam na
nanginginig na yung inyong lahat eh. Nanginginig na ako. So siguro pwede ko na idagdag to sa live. Ilalive ko na lang. Yun na lang ako gagawin ko. Okay? At yun muna ulit mga kaibigan. Reporting from Yokohama, Japan. Yeah, signing off for a while. Alright.